LeBron may sinabi sa posibleng pagbabalik ni Gabe Vincent at Jared Vanderbilt, mapapaaga ang pagbabalik. ESPN analyst kinol out Steve Kerr at Stephen Curry patungkol kay Draymond Green. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan ay pakilike mo naman ang ating video. Natalo ang Lakers kanina ng Indiana Pacers at ayon kay Coach Darvin Ham, sobrang pagod lang ng kanyang mga player dahil sa loob lamang ng 4 na gabi ay 3 beses sila naglaro. Maging si LeBron James ay ganun din ang mga sinabi. Pero wala daw excuses doon sa mga unforced turnover. Ayon naman kay Anthony Davis, sa kanyang pakiramdam ay mabagal sila kumilos on both ends of the floor at hindi sila ganun talaga. Si Anthony Davis ay may iniindang injury sa kanyang kaliwang tuhod kaya siya na mahinga versus Memphis Grizzlies. Pero magiging okay din daw siya, mga amigo, sa loob lamang ng ilang araw. Hindi naman daw ito masyadong seryoso kaya siya naglaro ngayon versus Pacers, at sa kanyang palagay ay magpapatuloy lang siya sa paglalaro kahit na medyo nananakit ang kanyang tuhod. Ayon pa kay AD, hindi niya naman pinaplanong magmintis ng maraming laro o magkaroon ng minutes restriction. Sana ay maging okay lang si Anthony Davis, lalo't malapit na nga ang NBA playoffs. Si Gabe Vincent naman ay na-report na maglalaro na versus Brooklyn Nets. So magandang bagay din ito, mga amigo, para at least makapag-ramp up na siya at ma-integrate sa lineup. Ayon kay LeBron, ayaw niya daw mag-expect ng malaki at ayaw niyang bigyan ng malaking pressure itong si Gabe Vincent. Kapag ready na daw ito, ay bonus daw ito para sa kanila. Pero matagal nga daw na hindi nakapaglaro itong si Gabe Vincent. Kaya kapag talagang ready na ito, ay i-welcome daw nila ito with open arms bilang isang kapatid at bilang isang ka-teammates. Tama nga naman si LeBron, medyo matagal nang hindi nakapaglaro itong si Gabe Vincent, kaya malamang sa malamang ay mangangalawang pa ito at kakabisahin pa ang sistema ng team. Bukod pa kay Gabe Vincent, ay may isa pang magandang balita dahil ayon sa report ni Jovan Boha, tinatarget ng Lakers na makabalik si Jared Vanderbilt early this April. Hindi lang daw sigurado si Boha kung April 2 or April 9. Dahil April 14 ang katapusan ng regular season, so gusto ng Lakers na makapaglaro pa ito sa regular season ng at least 3 o 4 na laro. Sana lang ay makabalik talaga si Vando ng healthy dahil highly needed ang kanyang depensa. Isa pa si Cam Reddish ay sobra nag-i-struggle, mga amigo. Sa huling 7 laro niya, hindi man lang siya nakagawa ng score. Grabe naman yan. Kaya trending ngayon na dapat daw ibigay na lang kay Max Christie ang playing time dahil di hamak na mas magaling itong player at maaasahan din sa depensa. Panalo ang Warriors versus Hornets kanina, pero hindi yun ang pinaka-highlight ng laro. Ang highlight at nag-trending pa ay ang ginawa ni Draymond Green kay Grant Williams, kung saan kamuntikan niya lang basagin ang itlog nito. Nagdalawang isip siguro si Green kaya hindi niya tinuloy. Well, alam naman natin na si Grant Williams ay hindi umaatras at isa din siya sa mapag-asar na player. Kilala si Draymond Green sa pagiging dirty player kaya ang kanyang aksyon ay hindi makakatakas. Ayon pa dito kay ESPN analyst na si Seth Greenberg, sinisira daw ni Draymond Green ang Golden State Warriors culture. Si Coach Steve Kerr daw ay dapat manindigan at huwag paglaruin itong si Draymond Green dahil pinapatay nito ang culture, ang identity ng team at lahat ng binild nila. Kailangan daw ni Steve Kerr manindigan at mag-move on na dito kay Draymond Green. Pinapalusot daw ni Coach Steve Kerr ang mga antics ni Draymond Green at ngayon ay lumilikha na ito ng problema sa team. Bilang isang coach at organization, dapat daw ay mas malakas siya. Hindi lang daw pwedeng basta sabihin na lang ni Coach Steve Kerr na ganyan kasi si Draymond Green or disappointed siya, gaya ng lagi sinasabi nitong si Coach Steve Kerr.
Kinall out niya din itong si Stephen Curry na bilang isang leader ng locker room ay dapat daw manindigan ito mga amigo at iparamdam kay Draymond Green na mali ang ginagawa nito. Kasama na daw itong si Steve Kerr mga amigo.